Upang mapalakas pa ang turismo sa bansa, inilunsa ng Department of Tourism ang panibagong programa na magpapadali sa mga banyagang turista na makakuha ng cruise visa sa bansa. Si Rod Lagusad sa detalye. Tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng Department of Tourism sa turismo ng bansa. Kabilang na dito ang mas makikayat pa ng mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Kaya naman inilunsad ng ahensya ang Cruise Visa Waiver Program, katuwang ang Department of Justice at Bureau of Immigration. Dahil dito, mas madali na para sa mga turista ang pagkuha ng cruise visa. Unlocking this barrier to entry comes with much significance to our industry. For we know that this can greatly assist our cruise tourism industry stakeholders and the increase in arrivals that we anticipate from this very convenient way of entering the Philippines will of course create more employment opportunities. Sa datos ng kagawaran, nasa 123 port calls ang naitala noong 2023, kung saan tinatayang nasa higit 101,000 ang naging pasahero dito. Sa pagtataya naman ng DOT ngayong 2024, aabot sa 117 cruise calls kung saan mahigit 118,000 ang mga pasahero. Nakatakda naman maging host ang Pilipinas sa Sea Trade Cruise Asia 2024, kung saan kasama dito ang mga stakeholders sa cruise tourism mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasabay nito, ipinakita ng DOT sa publiko ang disenyo ng Philippine Pavilion para sa World Expo 2025 na gaganapin sa Osaka, Japan. Tampok dito ang weaving o paghahabi mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At the heart of this expo lies the promise of economic growth and further collaboration. This Philippines participation is not just a showcase of our cultural heritage, but a strategic platform to foster economic opportunities, attract investments, and build on partnerships. Ayon sa Kalihim, ang pagsali ng Pilipinas sa World Expo ay isang magandang oportunidad para sa potential trade partnerships at investment deals. Makakatulong din ito sa promosyon ng mga produkto at serbisyo ng bansa, pati na ang pagpapalawak ng tourism market na mayroon tayo sa kasalukuyan at ang pagpapataas ng export opportunities para sa bansa. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.